So, ayan mga Karamami Loves, gagawa po tayo ngayon ng puto. Ang ating ginawa ay yung cake flour, puto cake flour. Isa at kalahating cup po na cake flour. At saka, syempre, ang baking powder. 1 1/2 teaspoon baking powder. At saka, syempre, ang ating asukal, 1 1/2 cup white sugar. At saka, syempre, ang ating first milk, 3/4 cup po siya na milk. At syempre, ito naman, 4 na piraso na egg white. Egg white lang po. At saka, syempre, may asukal ulit tayo, 1/4 cup na sugar. Magkasama po ito mamaya sa egg white. Tara, umpisahan na po natin. Bilang po muna natin yan. Dito po tayo. So, ayan na ang ating egg white. Kailangan, ano siya talaga? Yung, ano bang tawag doon? Di ko alam. Basta yung pag ganun mo, eh, hindi siya malalaglag. Oh, parang icing na talaga siya. Ayan, hindi siya nalalaglag. O, diba? Tapos ngayon naman, mga kamamilab, ang sunod natin na gagawin ay yung egg white na ginawa nating icing ay ilalagay po natin dito sa ating minix na cake flour. Ihahalo po natin at hindi natin po ilalagay ng isahang lagay lang. Mga tatlo, dalawa ang paglagay po natin at bawat lagay ay hahaluin lang po natin sa ating minix na cake flour. Ayan, ganyan po mga kamamilab. Hindi po natin ilalagay ng isahan lang para po pantay po ang pagkakahalo ng egg white po doon sa ating cake flour. Ang egg white po yan na ginawa po nating icing. Icing ba yun? Ginawa nating basta.
inano ko po yan. Minix. Ginamitan po natin yan ng mixer. Mixer ba yung tawag? Basta di ko alam. Basta yun na yun. Hindi alam ni Mami Love, diba? Kakaloka si Mami Love. Gagawa-gawa. Hindi alam pala kung anong itatawag. Pero okay lang yun. Basta importante. Alam ni Mami Love gumawa ng puto cake flour, di ba? Mga ka-Mami Loves, huwag kayong huhusga kay Mami Love ha, kasi try and try lang yan ni Mami Love. Subok-subok lang ba para lang may pang-upload si Mami Love? O, ayan, naubos nang mailagay ni Mami Love. Kaya haluin na po natin ng haluin hanggang sa magpantay na po siya. Mahalo na po, wala nang buo-buo at wala nang buong egg white o kaya yung cake flour. Pantay na po siya. Halong-halo na po siya para pantay din po ang pagkakaluto. Maganda po ang kalalabasan. So, ayan, mga ka-Mami Loves. Diba? Ang ganda ng pagkakagawa ni Mami Loves. Kaya subukan niyo pong gumawa niyan, mga ka-Mami Loves. Masarap po yan. Magustuhan. Siguradong magustuhan po yan ng inyong mga pamilya. Pang-snack at saka pang umagahan, mga ka-Mami Loves. Ayan. Ang ganda na ng pagkakahalo. Saktong-sakto lang po ang texture niya. Hindi mabasa masyado, hindi mantuyot masyado. Saktong-sakto lang. Ayan. Ihanda na po natin ang ating plastic at ilalagay na po natin dyan. Alam niyo mga ka-Mami Loves, nahirapan si Mami Love dyan maglagay sa plastic, magpa-shot. Dahil walang katulong si Mami Love maghawak ng plastic. Kaya tingnan mo, hirap na hirap. Ayan mga ka-Mami Loves, linagay po natin sa isang plastic ang ating puto, ang ating gagawin puto dahil po para po mas madali po siyang mailagay sa ating mga mube at walang gaano kalat. Dahil kung hindi natin ilalagay ay makalat po ang ating paglagay doon sa mube. Kaya gawan natin ang paraan, ilagay natin sa plastic. Ayan mga ka-Mami Loves, ubusin po natin malagyan ang ating mga molder para po isa lang na po natin. Kaya ayan, ubos na po natin malagyan ang ating mga molder at isa lang na po natin dahil nakakapagpakulo na po tayo ng tubig. Ayan mga ka-Mami Loves, nakapagpakulo na din po tayo ng tubig. Nakaready na po yan bago tayo naglagay ng ating puto sa molder. Kaya ayan, nalagay na po natin ang ating mga puto. At kung mapapansin nyo po ay nilagyan ko po ng tila ang pangalawang palapag po dahil po para po hindi po siya tumulo, tuluan ng tubig ang puto kasi hindi po maganda ang kalalabasan kapag natuluan po siya ng tubig dahil magpapawis po. Tapos pati po din takip ay nilagyan po natin ng tela. O diba? Ayan, mga ka-Mami Loves. Kaya maganda po ang kalalabasan ng ating puto ngayon. Mag-antay lang po tayo ng 30 to 40 minutes bago po maluto yan. Tapos ayan, malapit na po yan maluto dahil nakaabot na po tayo ng 40 minutes po ang inabot ng ating pag-steam sa kanya. Ayan, tingnan na po natin mga ka-Mami Loves. Ayan, wow, ang ganda ng kinalabasan ng ating puto dahil nga nilagyan po natin ng harang na tela para po hindi dumiretso ang pawis doon sa puto. Tanggalin na po natin sa kanyang steamer ang ating puto at ilagay na po natin sa tray. Ayan, mga ka-Mami Loves, malapit na matapos si Mami Loves maglagay sa tray ng puto. Nako, ang sarap po yan mga ka-Mami Loves. And malalaman po na luto na siya dahil umaangat na po siya dito sa lagayan. Ayan o. Oh. Ayan o. Oh. Ang ganda ng pagkaluto niya mga ka-Mami Loves. Ayan o. Oh. Palamigin lang po siya natin ng konti para hindi po siya dumikit talaga. Ayan o. Oh. May nadikit pa po siya kasi mainit pa. Ayan o. Oh. Fluffy po siya. Ilalagay ko po sa description box ang mga completos ricados po. Then, ano pang hinaantay nyo mga ka-Mami Loves, subukan nyo nang gumawa. Iba-iba ang size ng lagayan ko mga ka-Mami Loves. Eh, photo molder ko is silicone. Ayan o.
Wow, sarap.